Hi, I'm Daniel Casimero, three-time world champion. Please subscribe po sa kaibigan ko, Bad Aratelis. Ano pang hinihintay nyo? Pindot na! Boom! Boom! Pow! Magandang araw sa ating lahat, mga boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Bad Aratelis Boxing Channel. No? Pag-uusapan natin ngayon ang revelasyon ni Andre Berto tungkol sa sinabi sa kanya ni Manny Pacquiao pagkatapos ng laban nila ni Keith Thurman. At saka yung latest development dito sa isinasagawang self-quarantine ng ating pambansang Kamao. Yan ang paglilingkod natin sa breaking news na to ng ating Bad Aratelis Boxing Channel. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na dahil dito sa channel to laging kami ang una sa balita, una sa impormasyon. Ito lang ang tanging channel na laging may kinikilingan at laging may pinapanigan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na! Okay, pag-usapan natin yan, no? Dito muna tayo sa latest na balita sa quarantine ng ating pambansang Kamao. Maraming pong, ano, no? Alam naman natin yung lugar nito ni Manny Pacquiao dito sa Dasma, di ba? Lugar na mayayaman. Dito po siya naninirahan dito sa kamay nila. Iba pa yung mga mansion niya sa Gensan at sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So masyado pong kinabahan itong mga kanyang kapitbahay dito sa Dasma, sa Makati ba yun? Okay, kasi nga alam naman natin lahat na positibo si Coco Pimentel, isa ring senador dito sa COVID. Kaya nga po sinabi ng barangay captain ng kanilang lugar na sana raw so for the sake of the community and the family ay mag self quarantine na to si Manny Pacquiao, no? So eto naman sinabi ni Senator Manny Pacquiao na siya po ay nag-start na mag-self-quarantine noon pa pong pagkatapos ng kanilang special session sa Congress para bigyan na special o emergency powers ang ating Pangulong Duterte. No? So, pagkatapos daw niyan, nag-self-quarantine na siya at saka yun na nga, no? Nanghinaya nga siya dahil yung pagbibigay ng kanyang kaibigan na si Jack Ma ng 57,000 na mga testing kit para dito sa COVID-19 ay hindi niya na saksihan o hindi siya kasama dun sa turnover na naganap, no? So ipapamahagi yan dito ng kanyang sariling promotion, ang Manny Pacquiao promotion. So yun na nga, naka-self-quarantine na po siya, so wala nang dapat ipag-alala. At batay na rin dyan, meron naman siyang isinagawang o nag-acquire siya, no, ng self-testing kit dito po sa Korea. Pero hindi naman po yun approved ng FDA at negative naman po ang lumabas, no. So bakit hindi po siya nagpapatest dito sa RITM na naniniwala kasi yung ating pambansang Kamao na susunod siya sa pamahalaan na kung makakakita siya ng sintomas ng virus na to, eh tsaka na lang siya magpapatest dahil napakarami raw na mga tao na mas kinakailangan mauna muna, no, sa testing sa dahil sa unti o sa limitado ang testing kit natin, eh pinagpaubaya pa ng ating pambansang Kamao sa mga kanyang kababayan yung pagpapatest, no, kaysa sa kanya. Okay, so yun yung sinasabi natin na hindi lahat ng VIP ay nagpapa-VIP, no? May mga katulad ni Manny Pacquiao na inuuna muna yung kapakanan na mamamayan bago ang kanyang sarili. So sana mag-spread yung ganyang yung attitude na yan
at yung attitude na makatulong, no? Ang dami na po na itulong ni Senator Manny Pacquiao. Nagbigay ng 5 bus. Tapos yun nga, yung mas. At ito naman yung true sa kanyang foundation ay nakapagbigay yung mga kaibigan niya, no? Sana lahat ng senador, lalo na yung mga mayayamang senador, no? Pero malay nyo, baka sila ay tahimik lang na nagtatrabaho, ay meron din naman silang ginagawa. Dito na tayo, punta na tayo sa ating topic na ano yung revelasyon, no, ni Andre Berto, na sinasabi niya na after ng laban ni Kit Turman at saka ni Manny Pacquiao, na-open tong ganitong usapin nung tinanong siya ng isang reporter na sa recent na pagkakapanalo ni Manny Pacquiao, ang tansya ng reporter, yung level, no, ng mga welterweights ay kaya pa nung mga welterweights nung nagdaang henerasyon. Diba? Yan nga yung pinapakita ni ng pagkakapanalo ni Manny Pacquiao sa formerly undefeated WBA super champion na si Kit Turman, no? So ang sabi, sinagot naman, kaya ang follow-up question kay Andre Berto, sabi, hindi mo ba naiisip na sa pagkakapanalo ni Manny Pacquiao kay Kit Turman ay competitive pa, no, yung nagdaang henerasyon, yung meaning sila, no? Sila nila Maidana, nila Tim Bradley, yung mga halos magkakabats, eh, no? Sino pa ba? Na competitive pa sila kumpara sa mga welterweight ngayon. Wala ba siyang balak na magbalik sa ring? Okay, instead na sagutin niyan, ay merong revelasyon, no, si Andre Berto. Sinabi niya na, alam niyo, bagamat panalo, no, magaling talaga si Pacquiao, maganda yung panalo niya kay Kit Turman, walang dudang nanalo siya. Pero merong nung pagkatapos daw ng laban, napunta siya ron sa dressing room nito ni Manny Pacquiao. At may binulong sa kanya si Manny Pacquiao, no. Ang sabi ni Manny Pacquiao, ito revelasyon kay Andre Berto, buong akala natin ay talagang on top of the game pa si Manny Pacquiao, di ba? So ang revelasyon na to, pinagtapat sa kanya ni Manny Pacquiao, binulong lang naman, di naman pinagsigawan, no, na kasalukuyan daw na nananakit ang kanyang buong pangangatawan dahil dun sa laban na yun. Okay, so first time natin narinig na may angulo palang ganun, no, na ito yung sinasabi ni Pacquiao, na yung edad, nararamdaman niya na yung edad at nag-a-adjust na lang siya kasi kinakailangan niya ng mas matagal na panahon para makarecover yung kanyang katawan. Yun siguro yung dahilan kung bakit na-scratch yung plano niya na by December ay lalaban uli siya, no? So ang balak niya, kaya siya nagsimulang lumaban ng January, tapos July, tapos isa pa uli sa late ng taon, yung December, no? Yung malapit sa kanyang birthday naman. Nagtaka tayo kung bakit biglang na-scratch yun, samantalang meron na mga Christmas, ano kasi, pwede siyang makapag-train dun sa panahon na yun. Yung pala, no, na pagtatagni-tagni na natin ngayon, na maaring yun yung nakapagpabago sa desisyon ng ating pambansang Kamao na hindi na muna lumaban uli at sa susunod na taon na lumaban, dahil nga yung tinamo niya na kakaiba na. So nare-realize natin ngayon sa pamamagitan ng revelasyon na to ni Andre Berto, na talagang may epekto na, no? May epekto na yung edad ng ating pambansang Kamao, lalo na yung time niya. Kasi kung matatanda natin yung kapanahunan ni Manny Pacquiao, di ba? Yung peak ng kanyang kagalingan,
mapapansin natin na after ng laban ni Pacquiao, may naka-schedule pa siya na concert. 'Di ba? Natatandaan niyo ba 'yun? Nakadala laban si Pacquiao. Pagkatapos na pagkatapos, hindi kinabukasan ha. Pagkatapos ng laban, ganun ka-confident si Manny Pacquiao nung kanyang pick na siya ang mananalo, no? Kasi may nakatakda na kagad na victory concert sa time na yon, no? Doon na rin, malapit na rin sa venue ginaganap yung karamihan. So, hindi niya nakaya yun. Hindi pala dahil sa nagpalit siya ng paniniwala, kundi mayroon ng mga pananakit sa katawan, lalo na nung laban niya kay Keith Thurman. So, asahan natin na siguro hindi na to magkakaroon ng rematch, no, kay Keith Thurman. Kaya totoo pala na si Keith Thurman ay isa talaga sa pinaka kinikilala. Kaya pala yung pagkiling ni Manny Pacquiao ngayon, hindi na mas na dito kala Mikey Garcia at Danny Garcia, no. Hindi niya ganong hinahamon o wala siya halos interest na labanan tong si Crawford. Kasi nga, baka nasasaktan na talaga yung katawan lupa ng ating pambansang Kabao. So hanggang dito na lang mga kapatid. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Bago tayo magtapos, binabati ko pa lang ating Pangulo, Mayor Digong Duterte, ng isang maligayang-maligayang karawan. At ayon sa Pangulo, isa lang po ang hinihiling ng ating Pangulo na pa-birthday niya sa atin, no? Sa lahat po na nakakapakinig, ayon po sa ating Pangulo, pa-birthday na po natin na please stay at home. Yun lang po ang pinababanggit niya mensahe sa kanyang maaasahan na laging nasa tabing senador, Senator Bongo. Hanggang dito lang mga kapatid, hanggang sa muli natin pagkikita-kita dito pa rin sa inyong paboritong boxing tambayan, Bad Aratilis po.